Mga galit kay Pangulong Duterte, ipakita nyo galit kayo sa presidente. Panindigan nyo ang mga to. Number one, kung may driver license kayo at magre-renew kayo, huwag kayong papayag na 5 years ang expiration ng lisensya ninyo. Sabihin nyo sa LTO na 3 years lang ang gusto nyo dahil galit kayo kay Duterte. Dahil kontra kayo sa plano niya at ayaw nyong makinabang. Number two, kung passport holder kayo, sabihin nyo sa DFA na 5 years lang dapat ma-expert na ang passport nyo. Kasi ginawa ng 10 years ang expiration nito ni Duterte at ayaw nyo ng ganun. Number 3, huwag na kayong pumunta sa at maligo sa Boracay. Ngayon malinis na ito dahil si Duterte ang may pakana nito at pilit hinaharangan ng matino na si Trillanes ang pagsasara upang linisin ito at may hallucination pa siyang pagtatayuan ito ng kasino. Ngayon, pinabuksan na uli at may kasino ba? Number 4, kung may hospital kayo o mga kamag-anak nyo kahit libre na magbayad kayo kasi si Duterte rin ang nagpalibre nito. Ipakita nyo ang galit nyo kay Digong sa pamamagitan ng pagbabayad sa libre hospitalization. Ipakita nyo na ayaw nyo ng libre si Duterte ang salarin dahil yan sa Universal Healthcare Bill. Number 5, huwag kayong gumamit o dumaan sa pumunta sa mga integrated terminal, airport, highways, bridges na gawa at ng mga proyektong hindi natapos ng nagdaan administration na ipagpapatuloy ni Duterte. Ipakita nyo na ayaw nyong gumamit sa proyekto niya dahil galit nga kayo sa kanya. Number 6, kayong mga kabataan na gustong mag-aral ng kolehiyo sa mga state university at college, magbayad kayo ng tuition nyo kasi pinalibre na ito ni Duterte at pilit na inaangkin ni Bam Aquino na siyang unang may akda raw nito kahit mas una pa si Bongbong Marcos. Number 7, kung OFW ho kayo, huwag kayong gumamit sa one shop ng mga government office kung saan iisang lugar na lang ang pupuntahan ninyo para i-process ang mga papeles ninyo. Ipakita nyo ang galit nyo kay Digong sa pamamagitan ng pagpunta ninyo sa iba-ibang lugar ng mga ahensyang pagkukuhanan ninyo ng mga papeles ninyo. Number 8, kayong mga kadamay, anak bayan at iba pang progresibong grupo, pronte ng CPP-NPA, huwag kayong tumira sa mga pabahay at sa mga lupang pinamamahagi ng libre ni Duterte. Bayaran ninyo upang maipakita ninyo ang galit kay Digong. Number 9, kung may kalamidad na dumadaan sa bayan ninyo, huwag kayong humingi ng tulong mula sa gobyerno dahil si Duterte pa ang nakaupo. Ngayon, hintayin ninyong matapos na ang kanyang termino saka kayo humingi ng tulong para maipakita rin ninyo ang galit ninyo kay Duterte. Number 10, kapag mga adik, sige ipagpatuloy nyo lang yan. Magpakulong pa kayo. Kung mahuli kayo, please manlaban kayo kasi si Duterte ang tanging presidente na nakipagdigma. Laban sa droga, labanan ninyo. Ipakita nyo rin ang galit sa kanya. Sabihin ninyo sa kanya na gusto na ninyong mawasak ang buhay at pamilya nyo. Manlaban kayo, total malawak naman ang sementeryo. Number 11, kung kailangan nyong tulong, huwag kayong tumawag gamit ang 911 at 888 kasi pakana rin ito ni Digong. Gamitin ninyo yung mga ibang mabagal na linya at mabagal na bumilos. Number 12, huwag kayong magpadisiplina kay Digong. Matamlay kayo sa mga kantong nakahubad at naninigarilyo sa mataong lugar. Hayaan nyo lang kung may mag-snatch, mang-rape at pumatay, mang-hold up. Maraming kabataan sa lansangan na nagraragbi. Ipakita nyo ayaw nyo ng pagbabago. Gusto nyo ang dating gawi. Number 13, sa mga tutol sa death penalty kapag nabiktima ang anak o kamag-anak na rape at pinatay ng adik, kriminalidad, magpasalamat kayo sa adik at kriminal. Total gusto ninyong hindi sila natatakot at itutuloy nila
Yan. Number 14. Kapag mura ang bigyas dahil sa tarification law, ang 32 per kilo bayaran nyo ng 50 per kilo. Nakakahiya naman, tutol kayo tapos makikinabang kayo. Number 15, huwag na kayong sumakay sa first ever mega subway system na naumpisahan ng gawin sa noong February 27. Si Digong ang nakipagnegosasyon sa Japan niyan para magkaroon ng Pilipinas na ilang bansa pa lang ang meron. Number 16, sa mga nawala ng trabaho, huwag ninyong tanggapin ang allowance na ibinibigay ng SSS sa inyo dahil pakana ni Duterte. Number 17, at yung mga inalis ng tax sa sahod, ipinakaltas nyo uli ang tax. Si Digo ang nagpatanggal niyan. Number 18, kapag nadaan kayo sa Manila Bay, magtapon kayo ng basura doon at huwag na kayong magpunta doon. Hanggang si Duterte pa ang presidente. Number 19, Agot Isidro, agot, huwag mong pansinin lahat ng mga Pilipinong nakikita mo. Diba? Sabi mo mahirap mahalin ang mga Pilipino kapag kinausap mo sila plastika. Sa mga drugista nga pala, sakaling kulungin o wala na kayong makuha ng shabu, cocaine, heroin dahil mahigpit ngayon, lapit lang kayo kay Mar Rojas, alam niya lahat yan. Marami pa sana akong gustong sabihin sa inyo, kaya lang ang haba pa eh. Marami na kasing nagawa si Duterte sa bansa sa loob lang ng 2 taon ng pagsisilbi bilang presidente. Salamat, Pangulong Rodrigo Rojas. Balik ang boses ko.